Hindi lang Banawe ang may rice terraces. Meron din ang Bontoc Mountain Province. Napiping saksi kung paano raw sumibol ang sibilisasyon sa Cordillera. Ayon sa mga taga rito, ang mga hagdang-hagdang palayan, pinoprotektahan din daw ang isang kayamanan. Na bago matagpuan, kailangan mo munang umakyat ng ilang mga bundok. Sa nakalipas na mga taon, tila naging mabilis ang pagdating dito ng progreso. Mahigit 5 oras mula Baguio, mararating ang poblasyon ng Bontoc, na katulad din ng ibang mga bayan at syudad kung saan naging mabilis ang pagdating ng pag-unlad. Gayong nananatili ang mga sinaunang tradisyon ng kanilang mga ninuno, katulad ng paggawa ng etag, preserved na karne sa makalumang paraan. 1 month na lang siya at ginagamit namin siya sa pinikpikan, pwede na rin sa gulay. Sa dulong bahagi ng bayan, matatagpuan ang Bayo Village. Dito makikita ang kumpol ng mga bahayan katabi ng terraces na pinagtatamnan ng gulay at palay. Wala kaming ibang ginagawa, di magtanong kami ng gulay para may ano namin sa pamilya po, sir. Yung isang division is owned by a certain family. It's up to them kung gusto nilang ipasaka ito sa iba. Ang susunod nating susuungin, pinakamalaking hagdang-hagdang palayan sa Bontoc, nakabilang sa listahan ng UNESCO World Heritage, ang Maligkong Rice Terraces. Most likely, Banawe and Maligkong are built at the same time. Yung Banawe kasi, they built it up using mud. But in Maligkong, they used stones. So, parang mas matibay siya. Matatagpuan sa sentro ng palayan ang Favare Village tuwing Marso ang kanilang planting season. Pero ang tunay na ganda ng kanilang rice terraces, makikita raw tuwing Hunyo kung kailan ito nagiging luntian. Granting that all of the rice fields will be planted, then we have what we call the ritual celebration apoy. Maligkong rice terraces, maganda ring tanawin mula sa tuktok ng katabing bundok na Mount Kupapoy. Ang magkakaibigang ito na galing pa ng France, madaling araw pa lang, umakyat na sa tuktok para makita ang Maligkong rice terraces. We really enjoy. Next leg ng ating adventure, isang liblib na barangay na nababalot daw ng hiwaga dahil sa umuusok nitong lupa. Narito na kaya ang hinahanap nating kayamanan? Dito sa barangay mainit, bumubulwak, umuusok at kumukulo ang tubig. Tinakpan itong malakas na buga, masyadong mainit ito. Kaya naman ang iba, naglalaga pa rito ng itlog. Ay na, nautot na, mabalinit. At kaninta ko, naimas. Mainit na tubig din ang dumadaloy sa kanilang mga kanal. Ang gilingan ng tubo na ito, bumigay nung may dumaloy na kumukulong tubig. Dati, dito'y hot spring, dito'y sakbay, umay, dagijay, native nga, tataw. Auay man ni volcano, sulit nga, auay dyan, takumawa. Hantay pa nga rin mo, hindi nag-irap dito'y nga ko, hot spring. Kaduan ti itulong na dito'y. Kasla uray no handa nga makadanon dito'y. Kasla da kanunga masisinit. Dekada 90 nung nagsulputan ang makumukulong bukal na tila nagpapalipat-lipat din daw ng pwesto. Depende sa kulo. May ilan na nga raw na nadisgrasya at napaso. Pat ngubing ti nasisinit dito eh. Datanay kanalya. Diyay nga tumot nga diyay. Nabartik nga lakay. Hanggang naisipan nila ng magandang paraan kung paano ang mga kumukulong kanal mapakinabangan ng husto. Community pools, kung saan pwedeng ma-enjoy ang hot springs nang hindi ka napapasok. Han kami nga agbain nga aglabos nga agdigos dito'y pulmita, dijay ti kultura mimot nga umili. No uray no babae man, wano lalaki man, mabaling nga aginilod da nga dua, awan mo ti mga mangyari. In terms of potential, sabi natin na
possible na magkaroon ng geothermal. Sa Philippine Geothermal Agency, nag-conduct sila ng study na possible. Barangay Kagawad, Matla, nga di ay, in may dagijay mang i-aplikar ko mati geothermal. Ikot madinti umili ka no ta, ada ka no efekto na. Pero teka, wala pa pala sa barangay mainit ang hinahanap nating kayamanan, kundi nasa tuktok daw ng Mount Data sa barangay Alab Oriente. Mula sa sentro ng barangay, kailangang mag-trek sa loob ng 3 oras. Bago marating ang summit o ang tuktok, kailangan munang dumaan sa tinatawag na 1,000 steps. Sa simula, sementado ang daanan. Habang tumatagal, pahirap ng pahirap at patarik ng patarik ang daan. Pero napakaganda ng view, ang Palali Rice Terraces. At makalipas ang humigit kumulang 3 oras, natunto ng aming team ang sinasabing kayamanan sa tuktok ng Mount Data. Dito sa summit, makikita ang isang malaking bato na kung tawagin nila, binutbuto. Nakaukit daw dito ang tinaguriang kayamanan ng Bontok, ang Alab Petroglyphs. 2 pa lang ang kumpirmadong petroglyph site sa buong Pilipinas o mga lugar kung saan makikita ang mga sinaunang sulat ng ating mga ninuno. Ang isa na sa mga kuweba ng Angono Rizal na tinatayang nagmula pa noong 2000 BC at ito ngang nasa tuktok ng Mount Data o ang Alab Petroglyphs na tinatayang nagmula naman noon pang 1500 BC. Sinaunang tao ng Cordillera ang gumawa ng mga petroglyphs. Pero sa pagpepetsa nito, ito maraming mga problema. Una muna, hindi mo basta-basta maipepetsa sa pamamagitan ng siyensya ang simpleng ukit sa bato. So ang pagpepetsa doon ay batay lamang sa pagtantsa. Dahil sa kahalagahan ng petroglyphs sa kasaysayan ng Bontok o Yaman, idineklara itong National Cultural Treasure ng ating lahi. Pero ano ang mga nakaukit o nakasulat sa bato? Dito ay yung personal ng mga babae, saka yung mga lalaki, maraming dinodrawing. Ito ay simbolo ng fertility kasi nga pag lalaki at babae nagtalik, nagpo-produce ito ng offspring. Ganon din ang implikasyon nito sa kanilang ani, magiging mayaman. Nakalulungkot nga lang na ang ilang bahagi ng bato na vandalized na o sinulatan ng kung ano-ano. Tingnan nyo, bago ito, sinusulat ng pangalan. Binabalak ngayon na lagyan ng bakod ang bato para maprotektahan ang naritong yaman. Pero sino kaya ang mga ninuno nating lumikha ng mga ukit o sulat na ito? Saan sila nagmula? 30 minuto mula sa binutbuto, ang 3 kuweba kung saan naroon ang libingan ng mga ninunong umukit sa bato. Ito ang Ganga Burial Caves, kung saan makikita ang humigit kumulang 50 along o mga sinaunang kabaong na gawa pa sa pine wood at tinatayang nasa mahigit 3,000 taon na ang tanda. Isinasara ang mga ito gamit ang isa pang piraso ng kahoy na kung tawagin naman nila palok. Ang ilan sa mga along, wala nang takip. Para sa mga taga-Alab, para sa mga taga-Bontok, meron silang alamat. Sinasabi nila na ito ay ginuhit ng kanilang mga ninuno na noon ay nag-hunting sa area na yon. Babatuhan sila, tapos may tinamaan na akala nilang baboy damo, pero lumilitaw isang babae palang buntis, sinumpa itong mga ito at namatay. Nung unang panahon, wala namang boundaries ng alingbayan nito, alingbayan. So ngayon hati sila sa Gada at Bontok, pero iisang grupo ng mga tao ang lumikha ng mga ganitong klase na libingan ng mga kuweba. Pinaplano na rin ng mga tiga-tourism ng Bontok na lagyan ng bakuran ang mga kuweba. Sa mga akyat dito sa Bontok, mag-register po tayo sa Municipal Tourism Office. Siguraduhin po nating maglalagin tayo sa mga barangay halls kung saan makikita po ang mga sites na ito. Let's become responsible tourists. Hindi lahat ng kayamanan kumikinang katulad ng mga nasa Bontok ang halaga ng mga ito sa ating kultura at kasaysayan higit pa sa Gintong.